concreto. Bandera natin, baka mamaya itatago yung iba niya. Thank you.
sa paumay sa kasalukuyan at pagkaloob ng ating pamapakailanman. Sa mamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawayan ang kanya. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matulid ang inyong pagawin. Ang pagliligtas ko'y hindi niya may magluluwal. Ito ay darating. Ito ay mahalaga sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito. Ang alam ng taong ang tuntunin ito. Ginaganap niya ang marakatawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang gayuhang at ipagkaisa sa bayan ng Diyos na siya ay hindi mapayagan ng Panginoon na magsama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhanan na ngayon kabilang sa kanyang bayan. Buong puso, naglilingkod sa kanya, nanginginig sa araw ng pamamahinga, at tapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin mo kayo sa Siyon, sa aking banal na lindo. Ipadarawan ko sa inyo ang pagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handlo, at ang templo ko ay tatawagin makahigalaminan ng lahat ng bansa. Ipinamahal ko ang Panginoon sa mga Israelita na ibinalit niya muli mula sa pagkakataon, na marami pa siya nagsasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang yakap ng mga tao.
sanuan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yung sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, napasuro kayo kayo ang patutuan siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuan ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Siwa ay parang maningas na ilaw na naniniwala noon. At kayo rin sa dalil na siyahan sa kanyang liwala. Ngunit may patutuan sa akin na hindi sa patutuan niwa. Ama, kawang ay pinagagawa sa akin ng ama. At siya ko namang ginadala. Yan ang nagpatuto na ako'y sinubo niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuling ka natin, Panginoon, Jesus. Sumayin bilang bahagi ko ng ating paghahanda ay nagmalabas mo ng katekesis para mo sa ika-5 taon sa harapan mo ay ito po yung mga inibigan mo natin ngayon ng pagkapahalaga ng taon na ito yung Year of Mercy, Merciful Life the Father, then yung Year of the Family and Year of the Eucharist, the Filipino Family, Missionary Disciples of the Eucharist, and then yung 50 years, yung Great Jubilee of the Diocese of San Pablo. So bilang bahagi po na pagdiriwang ng Great Jubilee o ng Jubilee of Diocese of San Pablo ay mayroon po mga tema na ibinigay katekesis. At ito po ay nasa pagpapahayag po ng pagpapasalamat na sa loob ng 50 taon na itinatag ng diocese na ito ay kinakailangan natin na lalong pahalagahan ang pagkakataon na ipinagkaloob ng Diyos. Kaya po, yung acronym na ibinahagi ko para sa siyaw ng araw ay mula po doon sa acronym na salamat po. So, salamat po. So, for every day, hanggang po sa 24, atin po pag-inilayan ng salitang salamat po. S, simula na ininto ang jubileo. A, angkar ng Diyos na sapa-samang naglalakbay. L, lakas na doon sa oras ng pagsubo. A, alino na katuparan ng pangako ng Diyos. A, at M, makailang pagkawain ni Maria. A, alagad na naglilingkod ng kapal. T, tulong na walang upay. T, pagkakilanlan bilang Kristiyano. O, oras ng panahon ng paglago at pagtunga. So ito po yung aking pagkinaylayan para po sa siyang nakakaw na ito. Salamat po. So dito po ay pinamamanig sa akin bilang isang pagkamasalamat sa ito ang jubileo. So simula ng ginito ang jubileo. So far po, ang talaga ay may medyo advance yung aking pong pagdiriwang na jubilee year. Pagkaman po yung year of mercy ay extraordinary jubilee year. No? Yan po ay national level.
international world. But they did that, to break unity. So ito naman sa amin ay emphasis and level, yung pag-attack ng ating diocese. So ating diocese, tinatag mo November 28, 1966. Bibilang pag-iwalay nito mula sa Archdiocese of Lipa. Dahil sa sobrang Panginoon po yung nasakupan ng Archdiocese of Lipa, marami na ang kusina na kasama sa Archdiocese of Lipa na sinigurin at ulit po yung pangalan ng Quezon, Lumaha. Isa na rin po rito yung diocese of San Pablo. Pagkaman po ang ating diocese ay inatag noong November 28, 1966. Nagkaroon lang po tayo ng obispo noong April of 1967 sa katapuan po ni Pedro N. Martini na kung saan ay binangunahan ang pag-ilos ng diocese nito para lalo po mabigyan ng pakailangang pang-espiritual ng mananampalataya. Before po ay nung tayo ay 50 years ago, ang parokya na nabibilang sa diocese ay mga pwede lamang po, tayo ngayon ay 83 parishes. At ang ating mga parokya, at kalimitan po ang mga parokya ng San Pedro, maliban na po yung bayan, ay naging parokya after na po nung tayo ay naging diocese. So, biro nyo na 83 parishes ngayon, mula po na 20. Ngayon po, sa Pedro, ay meron na po tayo 16 na parokya. San Pedro. Sa bayan ng San Pedro. So, maging bahagi muna yan, pangalagaan ng bayan ng Diyos para sa lalong maintindihan ng ating pananampalataya. At makita po natin, no, katulad ng pinayag sa banal na kasulatan, na katulad po ni San Juan Bautista. Si San Juan Bautista na siya na napakuna na Jesus ay nagliwala dahil ipinahayag niya na darating ang Mesiyas. So sa pagdating ng kanyang pangalan, dala-dala niya ang liwanag na nagmulay sa ating Panginoon Jesucristo. At huwag po natin kalimutan na maging sa paglago ng diocese na ito ay isang pagpapalagalan ng liwanag ni Kristo. Ito pa sa pagpapalagalan ng Christmas light. Naalala ko tuloy yung isang bahay sa praning sa Prisa na punong-puno ng Christmas light ay nilig daw isang milyon na Christmas light ay nilagay doon sa bahay. Sa ating mga bahay ay mga Christmas light style, hindi parol. Yung tawagin mo natin ay Stars of the Orient na kung saan ay nagpakilala na pinatatayuan ni Jesus. E huwag natin kalimutan po na yun yung liwala na naman ay maling gabay natin sa ating pagkilos. At tayo inaanigahan na maging katulad ng mga Bautista. Ano? Maging talapagdala ng liwala na ito na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus Cristo. Makita ang mismo natin muna natin sa lahat na si Jesus ang ilaw, na si Jesus ang naging daan para po ang paglalo ng diocese na ito ay dinamis niya ng
na masipray tayo mula sa Diocese of Lipa dahil sa nakikita niya na ito yung itabunguli at sa taalos ng ating pananampalataya. And at the same time, pagbabasa na ako tayo sa tatlo, may mga tao na naging daan upang mapalago ang pananampalataya nito. Mga tao na dala ng liwanag sa kanyang kapwa-tao para maging gabay sa mga araw-araw ng Pagkilos. Hindi lamang po siguro tungkol sa pananampalataya, hindi lang po siguro tungkol sa doktrina ng simbahan, kundi sa marami pang mga bagay. Sapagkat yung mga ating pinaniwalaan, isang pinaniwalaan natin na magiging bahagi o yung aming pag-insulating dito, matulad po ay bawalan na mga tao na mawala ng pag-asa. Ngayon pong panahon na ito, katatapos lang ang pagyo, mabuti po dumilan ang ulan, kahapon ay malakas ang ulan, at yung iba namin mga kapatid na nasa lanta, eh sigurado po yung iba ay mawawala ng pa. Mawawala na maaaring iba ay mawala din na mamahal sa buhay. Gawa na nabangin na pagyo, di kaya ay mawawala na mga paraning. At may mga tao po nawawala ng pag-asa sa
sila nakaranas na sila ay mabigyan ng katalunan. So kinakailangan nun. Kinakailangan na ipakilala natin sa Jesus. Ay sa pamamagitan naman ni Jesus, doon lang may ibibigay yung tunay na liwanag na dulo ng ating Panginoon Jesus Cristo. So naman po, sa unang araw nito ito, ay huwag nyo natin kalimutan yung hapon na binibigay mo ni Juan Bautista. Isang magpapasalamat, ay huwag natin kalimutan ang magpasalamat sa mga tao na binigay sa amin ang liwanag ni Kristo at ipadala ng Ginoo natin. Kapag may mga pagkakataon na makapagbigay rin tayo sa iba ng liwanag na ito, upang matangawala ang kanilang dinaraanan, ay huwag tayo pagkatubili ng bawang bahagi ng liwanag ng ating Panginoon Jesus Cristo. Manalangin tayo sa amalan ng sumo kay Jesus, ang tunay na ilaw sa ng mundo na ipinakilala ng Juan Bautista sa mga. Kung niwala tayo na lang, Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Manatili na wang tapat ang Santo Papa Francis po, mga obispo at mga pari sa sinumpaan nilang patuloy na kilalanin sa buhay at ibahagi sa Jesus Cristo sa libutan. Manalangin tayo. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Matulala nawa namin ang tagalang pagdating ni Jesus at ang malinis na kalooban ni Maria na kakuhangan ang kapakanan ng lahat ng tao. Manalangin tayo. Ama, magnilay nawa kami sa buhay ng aming Ina Maria na nanatiling nakatutok sa kalooban ng Diyos sa halip ng mga baan ng pangmaaalalahanin. Manalangin tayo. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Nawa gamitin ng mga lider sa pamahalaan ng kanilang kapangyarihan para bigyan katuparan ang mga mamaharap sa mga kusipalan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Nawa ang mga sakripisyo namin sa siyang mga madaling araw ay magbuhay at sangkaloobang may kalinis na hangarin, magbalik-loob sa Diyos at lubingan sa kapwa. Manalangin tayo. Ama, ihanda ninyo kami sa pagdating ni Jesus. Ama, pususin ko kami sa pag-ibig, sa pag-ahanda namin sa pagdating ng iyong anak bilang tao, naway pagalagin mo ang pag-asa ng aming mga puso. Inilinangin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, aming Panginoon. Amen.
Gawain ang pagkakas. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aayaw ng kinikalagay na ang Diyos sa mga makamamili. Tanggapin nawa ng Panginoon ang paghahari sa iyo mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinamaman at sa buong sambayanan niya ang banan. Ang malalang mga ang mga alinan na nakakahain sa iyong dampang ay pananawa ng pagluto ng banan ng Espiritu na ang buos po sa sinabungunan ng mga upang ang dalang tao at magsilang sa imanak na siya mamamagitan magpasawa ng God. Amen. Sumayo ang Panginoon. At sumayo. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Marapat na siya ay masalamatan. Ang malaming mga pagkakayari po niya ang malapit bukod mong pinagpalang maging namin sa isang mahalang ina. Neso, sa isang mahalang meron ang pupunin na gagalap sa iyo. Ikaw ang buwanang tanong at inang bagay, ikaw ang bibingaw sa lahat ng herman. Hilingaw mong mahalang meron binang iyong mga malipin na inibigyan ang pupunin ng balingan sa namin manunubos namin. Kaya kaysa ng mga manhen, si Awi ng papuli sa iyo ng malapagpapay sa kalapitan. Kami nagpupuri sa iyong kadakilaan. Ang misteryo ng